Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Bong at welcome po sa Bong and Dimes Channel. Sa episode na ito, tatalakayin po natin ang pinaka-importanting event na mangyayari sa Pilipinas ngayong Mayo sa kasalukuyang taon. Ito po ay walang iba kundi ang national election. Makikita natin currently sa mga lansangan, telebisyon, media at social media ang iba't ibang hugis at anyo ng mga politikong nagpipresenta ng kanilang mga selling points or plataforma sa ordinaryong mamamayan. May mga nag-o-offer ng libreng pabahay, bigyang solusyon ang cancer ng corruption, ituloy ang gera ng droga, palaguin ang ekonomiya ng bansa para mag-open ng maraming trabaho, isa sa ayos ang ating healthcare system at marami pang iba, kasama na dyan ang pagbabayad ng napakalaking utang ng Pilipinas. Sana naman. Pero ayon sa ordinaryong Pilipino, ano ba talaga ang kailangan niya sa mga tatanghaling mamumuno ng ating bansa? Paano niya ibabase ang desisyon niya para mamili ng tamang kandidato? Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, base sa kanilang pagsasaliksik noong 2019, ang functional literacy rate is estimated at 91.6%. Ano ba ang functional literacy rate? Ito ay isang level ng literacy na hindi lamang ibinabase sa pagbabasa at pagsusulat, ngunit kasali na ang abilidad sa numbers o pagbilang. Ito ang antas ng karunungan na kailangan ng isang tao sa pang-araw-araw na sitwasyon. Dahil sa datang ito, mapagpalagay natin na almost 92% ng mga Pilipino ay hindi basta-basta bumuboto na walang pag-unawa sa kanilang hinahawakang balota. Bukod dito, karamihan din sa mga Pilipino ay marunong umintindi kung ano ang nakalagay sa mga plataforma ng bawat kandidato. Kung ito lang ang pagbabasihan natin, masasabi natin na ang Pilipino ay 92% nag-iisip o pinag-isipan talaga ang kanilang mga boto. Ngunit, maliban sa literacy rate, may ibang bagay pa tayong dapat ikonsidera. Paano kaya yung rate o poverty line threshold ng Pilipinas? Again, ayon sa PSA, base sa kanilang latest data noong December 2021, nasa 26.14 million katao o 23.7% ng mga Pilipino ay namumuhay below the poverty line threshold. At base sa definition nila ng poverty line threshold, ay ito yung pamilya na may limang miyembro at nag-income ng average na 12,000 pesos kada buwan. Ini-imagine ko paano na lang kaya yung mga may buwanang income na below 10,000 o 5,000. Marami yan dito. At even wala din income. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tingnan din natin saglit ang unemployment rate o yung mga walang mga trabaho. Again, base sa PSA data noong December 2021, ang unemployment rate ng Pilipinas ay nasa 7.4% or nasa 8.3 million na Pilipino. Sa puntong ito, siguro magtataka kayo kung bakit ina-highlight natin ang poverty o kahirapan o kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Ano ang relasyon nito sa darating na eleksyon? Malaki po, kapatid. Dahil itong mga porsyentong ito ng kahirapan, sa maniwala ka man o sa hindi, ay ang pinakamadali na mai-exploit ng mga kandidato. Tandaan natin na base sa data ng PSA, 23 million ang mahirap at 8 million ang walang trabaho sa Pilipinas. Sa dami ng tao sa kategoryang ito, halos nasa kalahati lang ang 16 million na ipanalo ni Presidente Duterte. Ibig sabihin, kahit kalahati lang ang madala sa exploitation ay 90% sure win na ang kandidatong ito. Idadagdag mo pa dyan ang mga solid supporters sa kanikanilang hometown. So ano-ano bang klase na exploitation ang ginagawa ng mga kandidato sa mga mahihirap? Kunin ang loob ng mga butante sa mamagitan ng pagbibigay, both tangible at intangible. At sa laki ba naman ang budget ng bawat kandidato, milyon-milyon po ito kapatid. At ewan po kung saan ito kinukuha at paano ito mababawi, ay kayo na po ang mag-isip. Una, mamimigay ng pera. Pangalawa, mamimigay pa rin ng pera. Tandaan natin mga kapatid, kung ibibenta natin ang boto natin sa halagang 50 pesos, o kahit na 500 pesos or 1,000 pesos, 6 na taon natin itong paghihirapan at pagsisisihan. Pangatlo, mamimigay ng mga pangako na imposible at di pa nagawa ng tao. For example, maiahon sa kahirapan ang bawat Pilipino. Sana naman. Pero sa palagay ko, base sa napakaraming nagdaan na administrasyon, hindi talaga ma-resolve ang kahirapan ng tao. Posible kaya na wala talagang effort ang mga leaders natin dahil ito ay magdadala ng malaking hakot ng boto para sa kanilang kandidatura. Kung maraming mahirap, maraming potential na may exploit at malaki ang porsyento na mananalo ang kandidato, lalo na kung malaki ang pundo na makinarya sa pera. Kahit minsan na lang sa ating buhay ay gumawa po tayo ng tama
at huwag magpapadala sa mga maling estratehiya ng mga kandidato. Piliin natin ang karapat-dapat para tayo ay pamunuan at maiangat ang kabuhayan sa bawat Pilipino. Ang sabi nga ng namayapang si Senator Miriam Defensor Santiago, and to quote, "And unfortunately, our voter education is so feeble that it tends to produce feeble-minded voters. Yun bang boboto sila dahil kursonada nila, dahil gusto nilang hitsura nito, dahil they don't even try to imagine how that person will act as a legislator. Para bang popularity contest." Nakakatawa po. Anyway, madami na po tayong naboto in the past na ganito. Sana matuto na tayo lahat this time. So, malaking katanungan mga kapatid, paano ba tayo pumili ng tamang kandidato? Marami po tayong mababasihan na referensya patungkol sa katanungan na ito. Ngunit makakabuti sa atin na sumangguni sa banal na kasulatan. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17, "And that since childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise unto salvation through the faith that is in Christ Jesus. All scriptures is inspired by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Kapatid, ang salita ng Diyos o ang Biblia ay kinakasihan ng Diyos o inspired by God. Kaya't walang kaduda-duda at nagagamit po ito sa pagtuturo o pagdoktrina at pagsasanay sa matuwid na gawain. Sa makatuwid, napakaganda at napakahusay at napakabisang referensya po ang banal na kasulatan sa anumang katanungan ng ating buhay. In fact, marami sa ating mga naging leader sa panahon ngayon ang nag-take of oath to their respective offices over a Bible. "The Word of God is complete and is perfect for teaching, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Whatever you would like to ask and prove, it can be answered and proven in the Bible." And to show proof to this statement, tatanungin natin kung paano tayo pipili ng mga leader natin in accordance to the Word of God. According to Deuteronomy chapter 16 verse 18, "You must appoint judges and officers in all gates which the Lord your God gives you throughout your tribes, and they shall judge the people with righteous judgment." Sa Tagalog, maghahalal kayo ng mga hukom at mga pinuno sa lahat ng inyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi, at sila'y hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Mga kapatid, ayon sa nababasa natin sa banal na sulat ng Diyos, ay maghahalal o pipili tayo ng mga hukom at pinuno or leaders natin ayon sa ibinibigay ng Diyos na siyang hahatol sa ating bayan ng matuwid na paghatol. Mapapansin po natin ang last words na binanggit sa talata na matuwid na paghatol. Ano ba ang ibig sabihin ng matuwid na paghatol? Ipagpatuloy po natin sa Deuteronomy 16 verse 19. "Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid." Ayon sa ating nabasa, ang ibig sabihin ng matuwid na paghatol ay yung leader na una, di nagliliko ng hatol. Ikalawa, di nagtatangi ng pagkatao. At ikatlo, at pinaka-importante sa lahat, hindi kukuha ng suhol. Mga kapatid, ang dami pong pwede natin i-cross-examine sa ating mga kasalukuyang leader at sa mga nag-a-apply na future leaders base sa talata ng Deuteronomy chapter 16 verse 19. Una, yung justice system natin. Kumusta ang hustisya ng Pilipinas? Hindi man siguro nililiko, ay pinapatagal naman ang hustisya. Halos kapareho na rin yun sa pagliko. PhilHealth, kumusta ang namumuno ng mga ahensya nito? Infrastructure, kumusta ang DPWH? Pork barrel, na kilala sa mga office na 10%. Kaya isa sa mga senador natin sa kasalukuyan ngayon ay ayaw tumanggap nito dahil ayaw niyang mabahiran ang kanyang integridad. Customs, lahat ba ng cargo na pumasok sa ating bansa ay accounted at nabuwisan? Wala bang suhulan na nangyayari at kontrabandong nakakalusok? Agriculture, ang pag-import ba ng mga basic needs natin ay hindi nagliliko ng paghahatol? May kumikita ba sa desisyon na ito? Investment, may pagtatangi ba sa pagkatao ng mga posibleng investors ng Pilipinas? Wala bang suhulan sa sektor na ito? Bakit may mga monopolya sa ilan sa mga businesses natin? Kung mabalikan natin ang talata ng Deuteronomy chapter 16 verse 19, ang pagtanggap ng suhol
ay bumubulag sa mga mata ng marunong at nagliliko ng salita ng matuwid. Mga marurunong, talagang marurunong, no questions about it. Marami sa ating mga leaders ngayon ang napakataas ng educational attainment. May mga abogado, doktor, doctor in economics, general, etc. Ngunit nabubulag ang mga mata dahil sa suhol o korupsyon. Dati may paninindigan, ngunit dahil sa silaw ng salapi at lumiliko ang pananalita. Meron dyan isang advocate ng human rights, pero sa kanyang makikita mo, lumiliko na rin ang pananalita. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagkulang sa atin ng papapayo. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay nariyan sa ating tabi upang tayo ay gabayan sa lahat ng mga desisyon sa ating buhay. Tayo po ay manalig at manalangin palagi at na ang Espiritu ng Diyos ay palaging gagabay sa atin. Ipanalangin natin sa Diyos na gabayan tayo sa pagpili ng tamang leader ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalainawa tayo na ating dakila at buhay na Diyos. Maraming salamat po.